your mighty, your own Son. Lord, ibinabalik namin naman lahat ng kataas-taasang papuri, kataas-taasang parangal. In the mighty name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, let the man of God to us in the sabi na, Amen. Hello. Hallelujah. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good. Welcome po. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome to Jesus Christ the Deliverer. And now naman po i-welcome po natin ang ating mga kasamahan from Central. May taga-outreach po ba? Wala po. Walang sumasagot. Walang kumakausap. May mga bago po ba? Marami! Marami. Inaanyayahan po namin lahat ng mga bago sa harap. Huwag po kayong mahiya. Ipapakilala po namin sa inyo si Jesus Christ, the Deliverer. Hello po! Welcome, Ate Mina! Dito na saan yung kapatid mo? Hello! Ay! Ay! May nagkimutong ka nga, pinapay! Lahat po ng mga bago yung nanya niya. Sara? Wala na po? Ate, kayo po? Hindi po. Bagong dating, welcome po. Hello po, Ate Mina. Hello, kapatid niya. Wala pong new timer na gustong tumanggap sa Panginoon. Ayun ba, kuya? Second timer. So, tinatawagan po ang mga second timer. Okay na po. Ano? Sino po? Si Jenny? Dati na siya dito, pero pumunta siya ng, ano? Ticket. Redetication po. Parang kilala kita, oh. Artist, halika dito. Oo nga! Kapatid nila, Artist Lenny. Kalibata ka siya dati. Welcome, sis! Jenny. I-welcome po natin si Sis Jenny. Dati na siya dito sa Jesus Christ the Deliverer. Nag-for good. Pumunta ng ibang country. Now, bumalik. Kapatid ni Ate Mina. Welcome po. Ano po pangalan nila? Siya po si Jenny, ako si Michelle. At kinalaanin mo po silang lahat, marami tayong bago. Now po, dito ka po. Rededicate po natin ulit yung iyong life kay Jesus Christ. At taas po natin yung kamay. Lahat po na rin po tayo, rededicate natin yung ating life for Jesus. Sumunod po kayo sa aking maikling panalangin. Panginoong Jesus, narito po ako sa iyong harapan. Narito po ako sa iyong harapan. Humihingi ng kapatawaran. Humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon. Sa lahat ng aking kasalanan. Sa lahat ng aking kasalanan. Balutin mo ako, Lord, ng iyong makapangyarihan na to. Mula ulo, hanggang kalangkapan. Pinatanggap kita, Panginoon. Bilang aking Diyos at tagapaglingkas. Panginoon, Lord,
dyan. Gamit natin sa araw-araw nating pamumuhay. Amen. Hindi lamang maririnig, itatanim natin sa ating mga isip at sa ating mga puso. Hindi maririnig at ilalabas sa kabila. Okay po ba? Now po, welcome po ang ating beloved pastora. Beloved Pastora Presi Urma. Praise the Lord! Are we blessed? Amen! Ako'y nagagalak kasi nakita ko ng aking sister-in-law, mga sister-in-law. Amen! Amen! Can we give the best clap offering for the Lord? Hallelujah! Praise the Lord! Lahat ng anak ng Diyos, are we blessed? Lahat po tayo, blessed na blessed. Amen. Kasi binigyan muli tayo ng Panginoon na magpuri sa araw na ito. Amen. Na makalig ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Bago po tayo mag-umpisa, manalangin po tayo. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa oras na ito. Lord, apart from you, can do nothing, Panginoon. Ibaba mo ko sa pinakababa. Ikaw ang maitas sa aking buhay, O Panginoon. Lord, wala akong kakayahan na magbahagi ng iyong mga salita. Pero sa awat habag mo ako, pero sa awat habag mo, Panginoon, nandito ako sa iyong likod, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang maitas sa aking buhay. At Lord, yung mga salita mo, Panginoon, namin pagkulay-kulayan, Panginoon, sa oras na ito. Tamusan ka, Panginoon, sa kahit isa po sa amin. Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang magparamadan sa araw na ito, Panginoon, sa gagawin namin sa oras na ito. At Lord, dalangin namin, Panginoon, yung mga anak mo na nandiri ito ngayon. Pagpalaan mo, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Lord, nananampalataya kami, Panginoon, na anuman ang mga kahilingan ng iyong mga anak sa araw na ito. Lord, you are the God of all mankind. Is there anything too hard for me? Says the Lord Almighty. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala. Ikaw ang Diyos na tumutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan. At Lord, ikaw ang gumagamot sa lahat ng aming mga sakit karamdaman. Salamat po, Panginoon.
Diyos na gumagawa ng hirmana sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Something great, something good is going to happen. And let your power awaken in the middle of us, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you. We honor you. We adore you. In Jesus' mighty name, this is our prayer. Amen and amen. Hallelujah. Ito po ang nais ng Panginoon. Alam ko na maraming nangyayari sa atin pong mga buhay na hindi po natin inaasahan. Amen. Amen. Lahat po tayo may problema. Itaas ang mga kamay ang may problema. Amen. Kasi pag wala daw tayong problema, hindi po tayo tao. Amen. Hallelujah. Lahat tayo. At kailangan magiging handa tayo sa mga trials na darating sa ating buhay. So, ang topic po natin ngayon ay faith against storm of life. Amen. Napakabuti ng Diyos dahil binigyan na naman tayo ng pagkakataon sa araw na ito na pagbulay-bulayan ang kanyang mga salita para yung mga nanghihina. Lahat tayo naman nanghihina, di po ba? Kapag dumating yung mga trial sa atin pong mga buhay, talaga po naman nanghihina tayo. Kahit sabihin pa natin na matatag tayo, nandun din yung panghihina natin. Pero huwag nating hayaan because God is with us. Amen! So ang text po natin ngayon ay sa Matthew 7:24-25. Sa English po, can I read? Pwede pong basahin po natin lahat. Therefore, whoever hears this saying of mine and doeth them, I will liken him unto wise men which built his house upon the rock. Sa Tagalog po, ang sabi dito, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad ng isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan man ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi magiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad ng isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay, bumagsak ng bahay na iyon at lubosang mawasak. Sa buhay natin, mga kapatid, we may not able to explain our situation and problem in life, but God surely has a purpose for every storm we are facing. Amen. But let your faith grow by knowing what God do when we were in the middle of pressure and difficult situation. Amen. Maaaring hindi natin maipaliwanag ang ating mga sitwasyon at mga problema sa ating buhay. Ngunit ang Diyos tiyak na may layunin para sa bawat unos na ating kinakaharap. Agree ba kayo? Amen. Hindi natin ma-explain, hindi natin ma-explain ang mga sitwasyon na ating nararanasan. Hindi natin alam ang sagot. Amen. Alam niyo ba ang sagot? Pag nagkakaroon tayo ng problema o mga sitwasyon, hindi natin masagot. Tulad po ng isang istorya, nakinig ako ng isang istorya ng pastor. Ay, ang isang pastor po siya, pero nagpakamatay siya.
Biruin mo isang pastor nagtuturo ng faith. Nagtuturo sa mga anak ng Diyos na magpalakas, na maniwala sa Diyos, tapos malalaman mo, mababalitaan mo na nagpakamatay. Sa buhay po natin, marami din, kapag hindi na makayanan ang mga problema, di ba mayroon din tayong nababalitaan na nagpapakamatay, sapagkat ang bato na nasa kanila ay hindi matibay. Ang bato na ito ay nagre-represent sa ating paglilingkod sa Panginoon. Yung paniniwala natin sa Panginoon. Amen. Kapag dumating ang pagsubok sa ating buhay, yung kung hindi matibay ang kapit natin sa Panginoon, ano ang mangyayari? Mag-give up. But I tell you today, do not give up. Do not surrender. Amen! Hallelujah! Kasi, minsan, pilit nating hinahanap ang sagot sa mga tanong natin na hindi naman natin masagot. Amen! Pero I encourage everyone here, huwag nating pilitin ang sarili natin kung hindi naman natin alam ang sagot. Amen! Pag hindi natin kayang masagot, huwag sagutin. Pag hindi natin kayang explain, hindi natin explain. Andyan po ba kayo? Amen! Hallelujah! Alam niyo po, last week, yung anak ko na nasa Taiwan, kasi yung company nila, talagang knockdown na siya. Last year pa, unti-unti na silang tinatanggal. Yung mga employee, unti-unti na nilang tineterminate yung mga contract nila. Yung iba, pinauwi na. Pero, nung nakaraang buwan, yung anak ko na si Wilson, hindi siya na-lay out, pero transfer sa ibang company. But praise God, sa ilang buwan, nagtrabaho din, ang mga kasama niya, nila ay yung mga Thailander. Tapos, last week, nakatanggap ako ng message na tumawag sa akin, nanay, sa Moa, isa na siya sa na-layout. Pero naniniwala ako at nagtitiwala ako sa Diyos na may the best na ibibigay ng Lord para sa kanya. Amen! Kasi may dalawang option na binigay nila sa kanila. Almost 30 sila na na-layout. Pero yung may dalawang option na binigay sa kanila. Yung isang option, ibigay yung mga benefits, tapos yung ibigay yung benefits, tapos yung ibibilhan sila ng ticket. Yung pangalawang option, ang pangalawang option ay yung that 2 months na extension na maghahanap sila ng trabaho at libre yung dorm nila. Yung pinili ng anak ko yung pangalawa. Hindi siya umuwi. Ngayon, last week may interview siya. Pero alam ko, naniniwala ako na isa na siya sa mga matatanggap. Amen! Hallelujah! Lord, anong ituturo ko? Sabi ko, sa talagang umiyak ako sa Panginoon. Walang pumasok sa isip ko kundi itong trust. Tayo, lahat tayo, marami tayong pinagdadaanan. Pero ang nais ng Panginoon, magtiwala lamang tayo sa Kanya. Amen! Never give up. Never surrender. Stand firm on your feet. Amen! Hallelujah! Huwag po natin, minsan kapag may nangyayari po sa atin, di ba? Siya kasi, marami tayong sinisisi. Minsan, or kadalasan, kapag may nangyayari, dati ganun tayo noon. Siya kasi, ganun tayo dati. Pero, huwag po natin sisihin kung sino. Amen. Sa mga nangyayari na sitwasyon sa atin,
Dahil ang mga sitwasyon na ito ay may plano at purpose ng Diyos para sa atin. Amen? Amen. Hallelujah. So may lima po tayo dito na basahin po, basahin pa natin yung ano, yung James 1. James 1, 2 to 3. Sa NIV po. Consider it pure joy, brothers and sisters, whatever you face trial of many kinds, because you know the testing of your faith produces perseverance. So maliwanag po ang salita ng Diyos na ang lahat po na nangyayari po sa ating mga buhay ay testing lamang. Kasi dito po, nakikita po yung motive natin pag tinitest tayo ng Panginoon. Alam niyo po, marami po, kung ako lang na nakatayo dito sa harapan niyo ngayon, kung ang pagsubok, kung ang pag-uusapan lamang ay pagsubok, talagang overloaded ako. Pero praise the Lord, dahil ginamit ng Diyos ang mga pagsubok na yon para ako'y tumatag, tumibay ang ating pananampalataya. Para ang mga pag nangyari sa buhay ko, ito yung living testimony ko sa harapan ng mga anak ng Diyos. Amen! So ang una po dito na atin pong pag-aaralan ay ito ba ang atin pong isipin? Not every question in life we cannot answer. Amen. Tandaan natin yan. May mga tanong sa buhay natin na hindi natin masagot. Kaya po, sinabi ko kanina, tinanong ko kayo kung sino yung may problema. Lahat po tayo may problema. Kasi minsan, yung mga problema na ito, ito yung makikita natin dito kung paano tayo kakapit at kung paano tayo magtiwala sa Panginoon. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalawa, there are happening in our life that we cannot explain. Totoo po yan. May mga nangyayari sa atin na hindi po natin ma-explain. Amen. Tumatawa yung bilabit sa labas, ay sa likod. Tama po ba? Bakit minsan sinasabi natin, alam nyo, hindi po rin ma-explain. Talaga po, hindi natin ma-explain ang mga nangyayari po sa ating pong mga buhay. Kasi, alam niyo po, noong 2013, yung kaisa-isa kong kapatid na bunso na babae, ilang taon po na hindi po kami nakita kasi noong nagbakasyon sa Pilipinas, hindi kami nagtagpo. Noong umuwi ako sa Pilipinas, bumalik naman. Pagkatapos ng ilang taon, yung pangalawa niyang kontrata sa kanyang amo, ay bago pa sana uuwi, nagkaroon po siya ng may laman na tumubo sa kanyang ilong. Di ba hindi natin ma-explain ang mga nangyayari po sa ating mga buhay. Pero God is with us. God is in control. Amen. Dahil yung kapatid kong iyon, nung pinagamot din ng amo niya sa Saudi, pero siguro talagang alam na ng amo, pina-ultrasound, pero hindi naman niya sinabi o cancer. Pero yung talagang naaapektuhan na kasi yung pagsalita niya, di ba? Pag may nakabarado sa ating ilong, maaapektuhan yung pananalita natin. Talagang naapektuhan yung pananalita. Tapos sabi ng kanyang amo, umuwi ka na lang sa Pilipinas at doon ka magpagamot. Ipapadala ko yung pera na gagastusin mo, sabi. Alam niyo po, ang nangyari, 2 weeks pumunta po sa doktor. Tapos, yung doktor binigyan ng 2 weeks for medication. Pag walang, wala daw,
pag hindi daw umepek yung aagamot o operahan daw, sabi yung doktor. Eh, natapos na lang yung 2 weeks, wala pa din nangyari. Alam nyo, agad-agad inoperahan. Inoperahan yung linaser, yung ilong niya. Di ba dito, kapag pag inooperahan ka dito, may bubutasan na lalabasan ng dugo. Kasi ang nangyari doon, linaser pero walang binutas na daanan yung dugo ba. Di ba kapag kapag nasugat lang ang ating ulong, dumudugo na yan. Kahit kunting sugat lang, dumudugo na yan. Pero yung pag-opera sa kanya, para bang naapura ba yung pag-opera? Tapos alam niyo po yung nangyari, wala pang isang buwan, yung nagkomplikasyon na, yung talagang, nagkomplikasyon na dahil nung umubo, may maitim na dugo na naisukan niya, yun yung hindi lumabas na dugo. Yun na yung umpisa na talagang naglagnat na siya, nanginginig na yung katawan. Tapos nakaupo lang daw siya doon. Tapos alam niyo, wala pang isang buwan, inuha na ni Lord. Diba ang hirap, hindi mo ma-explain. Sa mga nangyayari po sa ating mga buhay, hindi natin ma-explain. Pero ang sabi ng Diyos, kailangan nating magtiwala sa Kanya. Diba ang hirap yung hindi mo nakasama ng ilang taon yung kapatid mo, tapos uuwi ka, patay na. Tapos pagkaraan ng 3 taon, napakabata yung kapatid ko, 30 years old lang siya. Sabi ng nanay ko, sana ako na lang yung namatay kasi matanda na ako. Di ba mayroon mga salita na naririnig tayong ganun. Pagkatapos ng 3 taon, sumunod uli yung bayaw, yung asawa niya. Napakabata nila. Galing, bumalik nung yung kapatid ko, nailibing na, bumalik din yung asawa niya sa Saudi. Kasi doon nagkikita sila. Tapos pagkatapos po ng 3 taon, nung 2015 lang ba yung nung sumunod yung bayaw ko, 30 years old din siya. Napakabata nila. Ito yung mga sitwasyon na hindi natin ma-explain. Ito yung sitwasyon na hindi natin masagot. Yung mga nangyayari na sa buhay natin, hindi natin alam. Pero one thing that I know, God who knows your situation. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangatlo na tayo. There are things in life we cannot change. Amen. Agree ba kayo? Hindi natin mababago. Asawa natin, hindi natin mababago yan. Amen. Katabi mo, hindi mo yan mababago. Sarili natin, hindi natin mababago. Pero ang Diyos, kaya natin baguhin. Amen. Hallelujah. Kaya tayong baguhin. Amen. Sorry. Gising pala tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Diyos. There are things in life that we cannot control. Amen. Amen! Ano po yung una? Not every in our life we cannot. Amen. Pangalawa, there are happening in our life that we cannot explain. Pangatlo, there are things in life we cannot change. Aba, may exam tayo ngayon mamaya. Hallelujah. Praise the Lord. Pang-apat, there are things in life that we cannot control. Amen. May mga bagay na nangyayari sa ating buhay na hindi natin makontrol. Amen. Agree ba kayo? Amen. But one thing that I know, God can control everything. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi natin makontrol ang lahat kasi ang init, pagtaas, makontrol ba natin? Hindi.
Ang Diyos lamang ang may control sa lahat ng bagay. Amen! Panglima, there are things in life that we cannot stop. Amen! Tulad po ng ating mga edad. Diba? Ako, 51 years old na ngayon. Hindi ibig sabihin, next year, 51 pa rin ako. Oh, yes. Amen! There are things in life that we cannot stop. Amen? Amen. Hindi dahil bata ka ay bata ka, andyan ka lang. Hindi po. Hindi natin ma-stop. Minsan kasi, kapag dumating yung mga pagsubok sa ating pong mga buhay, bumibigay naman tayo minsan, di po ba? Hindi lang minsan. Kadalasan. Amen? Lahat po tayo, walang exempted. Sabihin mo sa iyong katabi, walang exempted. Kasi pilit nating tinatanong ang walang sagot. At pilit nating ipinapaliwanag pero hindi naman natin ma-explain. At pilit nating binabago ang hindi naman nating mabago. Amen? But one thing I know that God can change everything that happens in our life. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi minsan ang mga anak ng Diyos minsan kapag may mga problema hindi na yan na-attend.